Uy, hello mga kaibigan, mga kababayan. Dito tayo ngayon sa event po ng anniversary ng Taogama. Naimbitahan po ang Mocha Girls. Ayan po, nandito tayo sa likod ng dressing room. Sa likod ng dressing room. Ang gulo, no? Live na po ito! Hindi, mali. Mali. Ganyan yan. Abnormal. Hello po. Uy, garitan ha. Talagang naka... Hello po. Maayos po ba audio natin, Sir Gary? Maayos po ba audio? Kasi medyo maingay-ingay lang ho dito eh. Hindi ko alam kung gumagana itong mikropono ng maayos. Ayan. Pag-usapan natin ng konti yung ano, resignation. Kuno ni Attorney Trixie. Bakit kuno? Ako, hindi ako kasi ako naniniwala na... Hindi ako sure eh. Hindi ako sure kung totoo bang resignation yun o ito ho ay forced resignation o talagang hindi na ho nakatiis si Attorney Trixie sa... Siyempre, bawat hindi magandang nangyayari, kailangan niyang ipagtanggol. Hindi natin ho alam. Ano ho sa tingin ninyo ang inyong pananaw dito? Dalawa ho kasi yan eh. Dalawang punto ho dito. Una sa lahat, baka ho eh... Sinasabi nila, forced resignation, ibig sabihin, alam naman po natin pag sa mga government official, ang ginagawa po dyan, para hindi naman ho magpangit o hindi ho mapapahiya ang isang government official, sinasabihan na lang po ng forced resignation, di ba? Ibig sabihin nun, pinagre-resign ka ng boss mo, parang ganun. Diba? Dalawa yan. Una, forced resignation siya. Pangalawa, hindi makatiis si Attorney Trixie na ipagtanggol pa ang ating Pangulo. Pero gayunpaman, yan dalawang bagay na yan, hindi maganda sa administrasyon ni Marcos. Lalo na ho, wala pa hong 100 days. 100 days na nga ba? Wait. Oo. Ay, hindi, malapit na, malapit na. Hindi ako sure. Red band date ngayon. Nalulito na ako sa date. Hoy, alas 7 mag-start ah. Ayun. So, sabi nito isa, hindi daw makatiis na ipagtanggol si Pangulo. Kasi medyo ano lang eh, yung timing. Timing ng hindi magandang pagpapasyal ni PBBM sa Singapore, di ba? Kasi mahirap nga naman ipagtanggol ho yun. Yung dalawang beses kang babalik. Magkasunod ho ito ha. Hindi ho ito yung one year ang pagitan. Months. Isang buwan. September lang eh. O baka wala pa ngang wala pa isang buwan, wala pa 30 days eh. 'Di ba? So siguro may prinsipyo, alam naman natin si Secretary si Attorney Trixie, may prinsipyo ho 'yan eh. May mga matitindi hong kinalaban niya noon. Tumayo ho 'yan. Isa ho 'yan sa mga nagtanggol sa ating mga kasundaluhan na nagrebelde noon. 'Yun sila file doon, 'di ba? Meron ng prinsipyo yan si Attorney Trixie. At tingin ko, isa yun, malamang talagang hindi na siya makatiis. Kasi iniisip niya siguro, pwede ha, posible, na 6 na taon ko itong pagtatanggol sa mga hindi magagandang gagawin. Pwedeng ganun, di ba? Diba? Kasi kung sinabi mo namang pinag-resign, ganun ho ba kawalang niya ang gobyerno natin? Wala namang ginagawang masama si Attorney Trixie. Maganda pa nga ho ang kanyang performance among all the cabinet. Very professional. Hindi naman niya, kahit ho ganyang dating nagbablog ho yan, hindi niya ho binabara ang mga media. Very accommodating sa media. Di ba ho? So, may konti yung problema talaga. Sa tingin ko ha, distracted sir boss sa Mocha Girls. Huwag na kayong ma-distract. Focus, focus muna. Focus, focus. Ayun o. Ayan muna. So, sabi ko nga, kahit yung dahilan na health reasons, I don't think so. Knowing Attorney Trixie, I don't think so.
Napaka health buff po siya ni Attorney Trixie. Ha? Alam ko nag-e-exercise siya. Uy! Tapos at the same time alam ko nag-i-intermittent fasting pa po yan. Very healthy po si Attorney Trixie. Nung buong kilala ko po yan, wala po yan ako nakikitang may sakit. So I don't think so. Diba? So eto lang, gusto ko lang din ni pangit po talaga yung nangyari. Whatever reason, okay? Pero definitely hindi ho yung nag-resign because of health. So it's either forced resignation or talagang hindi na makatiis. Kung forced resignation ito, talagang sinabihan siya na mag-resign siya. Alam niyo, panahon na ho para magising ang mga tunay na Duterte supporter. Panahon na ho para bumangon po kayo at magising kayo sa katotohanan na ginamit lang ho ang mga Duterte supporter para mailuklok ang isang pangulo na unang-una ayaw naman ng ating pangulo. Okay, sasabihin niyo na naman bakit si VP Sara, magkaiba ho si VP Sara at si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Magkaibang magkaiba ho yan. Alam ho na mga taga-Dabaw yan na magkaibang magkaiba ho yan. Okay, so wag ho natin silang pagsasamahin. Sabi ni Trippy, insecure kasi si TP kaya, naku po. Eto nga eh, hindi ko na lang usasabihin ha. Hindi ko na lang hinala ko, siya ho ay pinag-resign ng isang makapangyarihang katabi ng ating Pangulo. Okay, hindi ko na lang usasabihin kung babae o lalaki yun, kayo na akong bahala. Itong katabi ni ating Pangulo, pinag-resign ho si Attorney Trixie. Sa tingin ko ha, opinion ko lamang ito, wala ho ako sinasabing. Alam kong binulungan ako or nothing, okay? It's my opinion. Dahil sa tingin ko, sinulsulan nito. Di ba matagal ko na ho sinasabi sa inyo yan? Na may isang nangnunulsol para matanggal si Attorney Trixie. Kasi nga, bakit? Una, si E.S. Rodriguez, siya yung nag-appoint noon ng mga naharang itong appointment ng isang, sip-sip na vlogger. Pagkatapos, ang na-appoint si Attorney Trixie, ipambira naman, Brad naman, masyado ka namang insecure. Ang layo mo naman kay Attorney Trixie. Si Attorney Trixie, hindi lang ho nakapagtapos ng kolehiyo. Abogado ho yan. At hindi lang ho yung abogadong pipitsugin. Hindi lang ho, hindi yan katulad ni abogadong kabutas. Hindi ho . Si Attorney Trixie, mga hinahawakang kaso niya, malupit. Diba? Kaya ang laki ho mga binangga niyan. Malupit ho talaga. Uy, huwag kayo magtitibak. So, talaga hong malupit yung na abogado yan. Kaya ikaw naman, inggiterong vlogger, may yaya ka naman para ikumpara mo yung sarili mo para sa kanya. Diba? May yaya naman ho kayo. Ikaw, vlogger ka. Napaka-inggitero mo porkit hindi ikaw ang na-appoint. Hindi ko sinasabing gusto niya ma-appoint as press secretary. Ha? Kaya lang, siyempre, alam ko thinking nitong animal na ito . Ang thinking nito, siya yung pinakamadaming followers ko no, subscribers ko no. Eh bakit hindi siya ang na-point at bakit si Attorney Trixie? Ganyan ho mag-isip yung animal na yan. Ganyan mag-isip yan nung panahon ni Mokay. Ganyan ho mag-isip yan. Kaya lang, hindi niya kakayanin si kay Pangulong Duterte. Kasi kahit anong sip-sip niya nung, kahit anong yakap niya nung kay Pangulong Duterte, may pambihira, hindi ho siya papatulan nun. Mautak ko si Pangulong Duterte. Strong na tao yan. Pag sinabi niyang kaibigan kita, ikaw ay tunay na tao, nagsisilbi ka sa bayan, kakapitan ka niyan. Hindi ka niyang bibitawan. Diba? Hindi ho katulad nung isa dyan na mabulungan lang ng katabi, babaluktot na hindi pagtatanggol. Isipin niyo ito, kung si E.S. Rodriguez nga, hindi niya kayang ipagtanggol. Very loyal. Diba? Pinoprotektahan si PBBM. Hindi niya may pagtanggol. How much more pa kaya itong si Attorney Trixie?
Napaka-imposible niyang maipagtanggol yan. Diba? Isa pa, eto hong si Kalida, isa rin yan. Alam naman natin, galing din yan kay Pangulong Duterte. Diba? Ano yan? Yung sumisilip. Yun na yung sabi. So, ibig ko lang sabihin, dapat panahon na ho na magising-gising na ho tayong mga Duterte supporter. Panahon na ho, magising-gising tayong Duterte supporter. At tandaan nyo ito, ginamit lang ho tayo para makaupo yung pangulo na yan. Again ha, ulitin ko, I am not for BBBM na bumaba sa kanyang pwesto. Hindi ho yan ang aking nais. I will support the president for 6 years. Kasi meron po tayong demokrasyang nangyari, botohan sa ating bansa. Respetuhin ho natin. Pero ang sinasabi kong magising na po tayo at huwag na po tayo magbulag-bulagan sa mga nangyayari. Huwag na ho tayo magbulag-bulagan. Punahin na ho natin ang gobyerno pag merong pagkakamali ho ito. Di ba ho? Kasi ayan na nga, isa na yan eh. Sampal na ho yan sa mga Duterte supporter. Napakatinong tao ni Atty. Trixie. Si Kalida, ang dami rin yan na-accomplish nung panahon ni PRRD. So kung talagang kayo ay naniniwala sa sinabi ng ating Pangulo, it's about time to wake up. Okay? It's about time. Huwag na ho tayo magbulag-bulagan. Ulitin ko po, lagi ho tayong may live ng 6 o'clock. Hindi po tayo, 6 o'clock or 7, depende po yan. Prime time. So magla-live po tayo bago ho mag-news. Ipilitin po natin. Tapos, ayan po si Mishka. Yan yung bagong pasok namin. Kasi o si Princess ay aalis na po. Pupunta ho ng sa kanyang family matter. Magma-migrate na po siya. So bumalik ko si Mishka. Matagal na ho naging mocha girls po yan. So yun po ha. So sana naman tayo mga Duterte supporter, medyo magising-gising na ho tayo ng sa katotohanan na there is something wrong. Okay? It's about time na marinig na ho ang boses natin na, oy, wag naman kayong ganyan, wag naman kayo loloko-loko, wag naman ho kayong, wag yung ginagago ang bayan natin. Wala pang 100 araw. And again, when I say magising, hindi para pabagsakin. Kung hindi, punahin lang yung mga maling nakikita. Yun lang po. Ha? So maraming salamat po. Magkita-kita ho ulit tayo unya-unya. Mamaya, 12:30 ho sa ating live ha. Para po pag-usapan paano maigi itong bagay na ito. Ulitin ko, magkakaroon po tayo ng coffee break ng mga around 6 or 7 or 5. Depende po yan. Ha? So maraming salamat po. Kita-kits uli later. Bye-bye.